Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-iisip ko ano po mga pinakamabibisang pamamaraan para po tayo ay malayo sa anumang mga kapamakan lalo-lalo na sa mga nagaganap sa kasalukuyan na ang dami-dami natin mga nababalitaan at para hindi po natin maranasan po yan mga bossing at lagi po tayong safe, mainam na subukan nyo po itong gawin lalo-lalo na bukas, January 9 mga bossing, yan po ay first quarter moon. Sa isang buwan, may apat na iba't ibang itsura po ng buwan mga bossing. Ito yung ating new moon, first quarter moon, ito yung ating full moon at last quarter moon. Bawat buwan po ay may iba't ibang ritual na pwede nating gawin para po tayo ay maligtas, mabisang protection po ito at para humaba po ang ating pasensya. Kasi ngayon pong Year of the Tiger, mas magiging maiksi po ang pasensya ng bawat isa na mas magiging prone po tayo sa mga away-away. Para walang away-away mga bossing at hindi po tayo kung ano man ang mga nagaganap sa ngayon, di ko lang alam kung pwedeng banggitin dito, alam nyo na nagaganap sa atin sa ngayon na nakakatakot para ligtas po ang ating pong buong pamilya mga bossing. Subukan nyo po ito. Para kasi sa panahon ngayon, ito po yung kailangan nating i-video. Hindi lang nang po lagi pera mga bossing, di ba? Ngayon po mga bossing, minsan naiisip po ninyo na kayo po ay hindi sinuswerte kasi ang inaasahan ay manalo ng malaking halagang pera, yumaman. Hindi po naman laging ganun mga bossing. Kumbaga, kung tayo po ay walang karamdaman, isa na po yan sa masasabi nating swerte. Lumabas kayo ng inyong tahanan, walang masamang nangyari sa inyo, swerte na po yan. Sama-sama tayong kumakain ng buong pamilya, swerte na po yan mga bossing. Marami tayong pwedeng ipagpasalamat mga bossing. At ngayon po, kailangan po natin ng mabisang proteksyon para hindi tayo talaban ng mga ganyan bukod sa pag-iingat at hingi ng gabay sa mahal na Panginoon. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga gatong mapamamaraan, ay mainam na subukan niyo po itong gawin. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo ay magkaroon ng mabisang proteksyon, maligtas anumang kapahamakan at kung anuman ang mga pangarap po natin, mabilis natin itong matutupad. Basta lagi niyo po tatandaan sa usapin po ng pera, ang inyo po mga pangarap, kailangan ay sipag at tiyaga. Hingin ng gabay sa mahal na Panginoon at sabayan ng mga iba't ibang mga pampaswerte para very smooth niyo makamtan ang kaswertehan. At pagdating sa mga nagaganap sa kasalukuyan, kayo po ay kumbaga lagi kayong mag-iingat lalo na sa mga kalusugan ngayon mga bossing at kayo po mga bossing ko hihingi lagi ng gabay sa mahal na Panginoon na huwag kayong pabayaan. Tapos sabayan niyo po ng ganito mga bossing. Kailangan po natin mga bossing ko ng lemon. Alam niyo po ba mga bossing ko na sa lahat ng citrus kasi yung mga citrus na yan ito yung ating lemon, calamansi, yung ating suha, dayap, dalandan, ayan, yan po yung mga citrus po natin. Yan po mga bossing ko, oranges, kiat-kiat, citrus din po yan. Ito po mga bossing ko, pagdating sa usapin ng pag-cleansing or pantaboy ng kamalasan, ito pong ating lemon ay the best po ito mga bossing. Ito po ay mainam, slice nyo lamang po ito mga bossing. Pagtapos, lagyan nyo po ito ng asin, ilagay nyo po ito sa isang platito at or kaya sa isang plato mga bossing. At mas maganda, ito po ay ilalagay po ninyo sa tapat mismo ng inyo pong main door. Para doon pa lamang ay harang na ang mga kamalasan, ma-cleansing ang kapaligiran at para malayo tayo sa anumang kapamakan at kung anuman ang mga nagaganap sa kasalukuyan na nakakatakot mga bossing. Pwede nyo siyang gawin ngayong umagang ito mga bossing na 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Tapos ang alas 8 ng umaga, ilagay nyo na ito sa salas po ninyo. Or kung meron na pong karamdaman sa loob ng inyong pamilya, ilagay nyo po ito sa ilalim po ng higaan kung saan merong nakahiga yung karamdaman, yung may karamdaman. Pagkatapos mga bossing, pwede nyo rin po itong gawin bukas na January 9. Yan po ay first quarter moon. Pwede nyo po siyang gawin ng alas 7 or alas 8 ng gabi. Tapos, i-overnight po ninyo at alas 8 ng umaga nyo po siya kukunin. Tapos, ilalagay nyo nga po ito sa salas or sa ilalim ng higaan ng tao po na may karamdaman. Basta magpo-focus tayo kung sino may karamdaman. Kuwero, kung mabisang protection lang para layuan tayo ng mga ganyang kamalasan
mga bossing, ay sa may salas nyo po ito ilalagay at mas maganda sa tapat mismo ng pintuan ng main door para doon pa lamang ay harang na, hindi na makapasok ang mga kamalasan na yan, mga negatibong enerhiya mga bossing. Kaya kung kayo po naniniwala sa magatong mga pamamaraan ay mas mainam na mga simple mga pamamaraan mga bossing, gumawa po tayo ng ganito bukod po sa pag-iingat at panalangin sa mahal na Panginoon. Kaya kung kayo po naniniwala mga bossing, lumarga po kayo at subukan nyo po ito. Yun lang po mga bossing. Salamat po.